kaya't ika'y sasambahin, palikin man ay magdilim, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ay kasama, panatag na. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa aking laging laan. Pag-ibig mo sa aking walang hanggang, inibig mo ko noon pa man. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa aking laging laan. Pag-ibig mo pong hindi ka nagkulang. In every situation we have, Lord, you are more than enough for us. Lord, as we listen to your word, hayaan nyo nga pong may we seek you, Lord God, this morning. In Jesus' name we pray, Amen. Good morning, Caradians! Welcome sa ating Saturday Dawn Watch service. Alam niyo po, napaka-exciting ang pag-uusapan natin for this early morning. And this, mga kagigising dyan, o yung mga bagong gising, o yung hindi pa natutulog, di ba? Yung mga galing sa puyatan. Pero this morning, napaka-vibrant ng ating pag-uusapan as we talk about the path of the righteous. And in our title for this morning, it's Right Side Up. Bakit? Ano ba tong right side up na to, Ate Anj? This is about living on the right side. Not on the left side. Of course, hindi tayo pwedeng nasa left side. But we should be on the right side. And that is being on the right standing, being in the right relationship with the Lord. Bakit up? Siyempre, hindi pwedeng down. Kasi kailangan, ang relationship natin sa Lord, it's always about up. Up and always up because we have this Savior living in us. So, Caradian, samahan niyo ako dito sa ating pag-uusapan. Okay, as children of God, we are invited to live a righteous life. Yes, Caradians, tinawag ako to live a wonderful relationship with the Lord Jesus Christ. As we receive the Lord Jesus Christ in our lives, iniimbitahan niya tayong maging maayos ang buhay natin sa Kanya. Hindi buhay na boring, hindi buhay na parang okay-okay lang. And being righteous, sabi doon, Caradians, is being in the right standing with the Lord. Caradians, this is not just about being good. This is not just about you doing good things. Hindi ito dahil mabait ka. Hindi ito dahil may ginawa kang kabutihan. Hindi ito dahil, Ate Anj, sumusunod naman ako sa mga batas. Isa akong mabuting mamamayan ng bansang Pilipinas. No, no, no. This is being in the right standing with the Lord. And Caradians, this morning, let us be reminded to always live right side up. For this morning, pag-uusapan natin ang isang beloved Bible character. Actually, this has been my personal favorite na Bible character, and this is about Joseph. Sa mga kabataan, we can always relate Joseph being
Kasi napakamakulay ng pagiging kabataan ni Joseph. Be at 17, he was being sold into slavery. Nagkaroon siya ng napakaraming ups and downs sa buhay niya, all because of the dreams that he has. Sa book of Genesis, makikita natin ang buhay ni Joseph. And what is remarkable about Joseph is that he is being favored by the Lord. A proof po ito that the being anak po kasi siya ni Jacob sa isa sa pinakamamahal niyang asawa. And that is yung buhay ni Joseph nagkaroon ng turn around when Jacob already gave him that wonderful dream coat that he is being known for. And as we go along sa ating pag-uusapan this morning, papag-aralan natin ano bang remarkable kay Joseph. And true enough, sa buhay ni Joseph, dito sa ating babasahin na text, he was being put in a place of temptation. Buksan po natin ang ating text. Dito po sa Genesis chapter 39, verse 7 to 8. And Potiphar's wife, si Potiphar po, isa po itong kung i-coconnect natin siya sa present time, he is the captain, general, napakaganda ng title niya, pinakamataas, one of the highest ranking officials dito sa bansa, kung in the present time. At si Potiphar ay may asawa. Sabi sa verse 7, Potiphar's wife soon began to look at him, kay Joseph, lustfully. Come, sleep with me, sabi ng asawa ni Potiphar. But Joseph the dreamer, Joseph the wonderful son of Jacob, Joseph na paboritong anak ni Jacob, but Joseph refused. Look, he told her, my master trusts me with everything in his entire household. No one here has more authority than I do. He has held back nothing from me except you, because you are his wife. How could I do such a wicked thing? Ulitin ko po ah. How could I do such a wicked thing? It would be a great sin against God. And for this morning, we can take some life lessons from Joseph's firm stand. Alam niyo po mga ka-radians, sa panahon natin ngayon, kailangan natin ng matibay na pananampalataya at paninindigan sa relasyon natin sa Panginoon. And we can learn from Joseph. Si Joseph po, he is, according sa mga naririnig ko po at nababasa ko from the Christian journals and sa mga commentaries, Joseph is an exact representation of Jesus Christ. Kasi sa Old Testament, he is being favored, he is being loved, he is being given great dreams na maging, kumbaga ang ganda ng future niya, pero nagkaroon ng mga trials, nagkaroon ng mga problema, nagkaroon ng even heartbreaks, kung babasahin natin niya sa Book of Genesis. And true enough, yung kanyang buhay, talagang bumawi si Joseph at the end of his story, at the end of it. Pero mamaya papag-aral natin yan. And Joseph, he is like Jesus Christ. He is like Jesus Christ in a way that Jesus also entered in our lives colorfully. Jesus gave us a wonderful relationship na kumbaga yung pananawagan natin sa kanya ay lalong nagiging makulay kapag nagkaroon tayo ng commitment, at lalong magiging maayos kapag tayo nakakommit sa Panginoon. And for this morning, we can take some life lessons from Joseph's firm stand. Okay? Number one, refusals are okay. Kung titignan po natin sa verse natin, sa binasa natin, can you imagine a very beautiful woman na nakikipag-usap sa isang gwapong katulad ni Joseph? Sabi po sa Bible, napakagwapo ni Joseph. Pero si Joseph, sabi niya doon, how can I sin against God? Kumbaga, he readily refused. Caradians, minsan may merong i-offer sa iyo ang mundo eh. Minsan may lalapit sa iyo. Minsan merong tatabi sa iyo. Minsan merong manggugulo sa relationship mo sa Panginoon. Alam niyo po, refusals are okay. You can always say no.
And nga pala, running away can be good. Alam niyo po, hindi lahat ng problem, hindi lahat ng mga ino-offer ng mundo haharapin mo. Minsan kailangan mong takbuhan. Katulad ni Joseph, when kung pag-aaralan niyo po natin ang kanyang account, hindi siya, not even an eksena na kasama niya yung asawa ni Potiphar. He readily avoided the woman. Kuya, na nanonood ngayon, baka may struggles ka. Baka merong ino-offer sa'yo na parang magugulo talaga yung relationship mo kay God. I'm telling you, refusals can be okay. You can always say no to that temptation. You can always say no to that istorbo sa buhay. Yung mga istorbo, alam niyo po, di ba yung mga kabataan, ang daming istorbo especially in this time of pandemic, di ba? Napakaraming gugulo sa pananampalataya natin. Napakaraming gugulo sa pag-iisip natin. Pero you can always say no. And you can always run away. Tumakbo, ika nga sa isang napakasikat na kanta, tumakbo, papalayo. Huwag kang tatakbong papalapit kasi mapapahamak ka. Pero you can always run away, just like Joseph. Next is, ano sunod? Reasoning out is okay. Reasoning out, teka lang, bakit ako magkakasala? Binigyan na nga, sabi ni Joseph, binigyan na nga ako ng pagkakatiwala ng boss ko, si Bossing Potiphar. Bakit naman ako makikipag-deal sa'yo, Mrs. Potiphar, and sin against God? Hey, in every situation, you can always reason out. Teka lang muna, our relationship with God is the best reason. Kapag nagugulo ka, Caradians, kapatid, o kung sino ka man na nanonood, may gumugulo dyan sa relationship mo with the Lord, huwag mong pagpapalit yung relationship mo with God. Huwag mo ipagpapalit yung pananampalataya mo. Because our relationship with God is the best reason. Merong ino-offer sa'yo ang trabaho mo, may ino-offer sa'yo ang girlfriend mo, ang boyfriend mo, pero hey, our relationship with God is the best reason. And ulit, alam niyo po ba, may ginawa ang Lord sa atin, sa katawan natin, na inilagay niya sa itaas ng ulo natin, that is our brain. Anatomically, He placed it here. Kasi bakit? We are called, we are designed to think hard. Pag-isipan mo, kuya, pag-isipan mo, ate, huwag kang magde-decide ng bara-bara. Huwag kang magde-decide ng, okay na to, pwede na to. Kahit na nag-a-undermine na yung relationship natin kay God, okay na to, hindi okay yon. Reasoning out is okay, and our best reason is our relationship with God. Okay po ba kayo dyan, Caradians? Siguro pwede kayong mag-type dyan, amen, di ba? Pwede kayong mag-type dyan, pwede kayong maglagay dyan ng clap or any smiley or whatever, i-shout mo yung barkada mo dyan. Pwede mo rin paringgan yung barkada mo sa comment section natin, di ba? Pero masyadong malakas. Siya, konti lang naman ang magbabasa. Kami-kami lang. Okay? So, ito pinakamatindi. Ito pinaka-exciting ako. Rewards overload is the best. What can we learn from Joseph's life? He stood in his faith. He stood in his relationship with the Lord. Hindi yung blessing ang hinabol niya eh. Ang pinaka-concern ni Joseph is yung relationship ni Lord, relationship niya with God. How can I sin against God? Sabi ni Joseph. Paano ako magkakasala? Ayokong magkasala. Teka lang muna, umalis ka muna sa harapan ko. Yun ang gusto niya sabihin kay Mrs. Potiphar. Pero si God, alam niya si Lord, when you put your foot para kay Lord, hindi lang foot ni Lord ang ibabalik sa'yo. Yung biyaya niya, yung mismong siya ang pinaka-reward natin. Rewards overload is the best. God's presence is our greatest reward. And that is the best. Kapatid,
Siguro hindi mo, ba't parang walang sense tong relationship ko kay God? Bakit kung kailan naging Kristiyano ako, ang dami ko nang naging problema? Bakit kung kailan naging Kristiyano ako, nagkaroon ako ng mga heartbreaks? Nagkaroon ako ng mga, ano pa ba? Nagkaroon ng pandemic na to, na tanggal ako sa trabaho. Bakit ganito? Bakit? Hindi ko alam yung reason. But there's one greatest reason. And that is, yung relationship mo kay God, inaayos, paayos ng paayos ng paayos. Okay? God's presence is our greatest reward and that is the best. Sabi po sa Genesis chapter 39, verse 2 to 5. The Lord was with Joseph, so he succeeded in saan? In everything he did as he served in the home of his Egyptian master. Potiphar noticed this and realized that the Lord was with Joseph, giving him success in everything he did. This pleased Potiphar, so he soon made Joseph his personal attendant. He put him in charge of his entire household and everything he owned. From the day Joseph was put in charge of his master's household and property, the Lord began to bless Potiphar's household for Joseph's sake. All his household affairs ran smoothly and his crops and livestock flourished. Karadians, huwag mong pagurin o huwag kang magpakapagod sa mundo. Kasi ang Lord, pag binless ka, todo-todo. Pero ang unahin mo yung presensya ng Lord. Huwag mong ibigay sa iba. Sabi nga po ng isang play namin na nagawa, huwag mong ibibigay ang pangarap mo na sa Diyos nagmula. Yung pangarap na binibigay ni Lord sa'yo, para sa'yo yan, pero trabahuhin mo kasama ang Lord. Bakit? Kasi the Lord's presence is the greatest reward. Can you feel the excitement? Sana, and we pray, and even at this moment that you are listening right now, you're watching right now, God is moving in your faith. God is moving in your faith. The Lord is the empowerment of your faith. The Lord is the author and the perfecter of your faith. Huwag kang bibigay, kapatid. Huwag kang mapapagod kasi exciting times are happening, I tell you. Pandemic, the pandemic thing, yung mga nagle-layoff ng mga trabaho, may mga coming na pangyayari sa mundo, this cannot alter the best plan of God for you and for me. Wow. The Lord's presence is our greatest reward. Babasahin po natin tuloy-tuloy in Genesis 39 verse 20 to 23. Kung titignan po natin, he's successful in everything he does. Bakit? Kasama ni Lord, kasama ni Joseph si Lord. Okay? Wow, can you feel that? God's grace is the greatest game changer. As we live a life of righteousness, as we live a life of being in a clean living, clean slate with the Lord, actually, hindi mo naman kakayanin maging mabait on your own. Hindi mo kakayanin. Hindi ko kakayanin. Hindi natin kaya maging mabait. Hindi natin kaya maging mabuti on our own. But because of Jesus Christ, God's grace is the greatest game changer. Kung meron kang mga, siguro somebody is watching and that person is struggling with sin, that person is in the brink of breaking the relationship with the Lord, wag muna kapatid. At wag talaga. Because the Lord's grace is upon you and God's grace is the greatest game changer. There are blessings in obedience. Yung pagsunod ni Joseph, the presence of God is the number one reward. Yung pangalawa na lang yung mga blessings eh. Ate, gusto kong sumunod kay Lord para may blessing. Yes! Pero yung presence ni Lord, blessing enough na yon. Pero sabi ni Lord, He is a God of wait, there's more. Hindi lang presensya ko, anak. Eto na, the Lord's blessings of in obedience, nangyayari yan. Sabi sa Genesis 41, verse 52, after so many years na nag-refuse si Joseph sa temptation ni Potiphar's wife, nagkaroon pa ng iba't iba pang journey si Joseph, and in the end, grabe, nakaka-excite. Sabi ni Joseph, nagkaroon siya ng dalawang anak, and his name, he named his firstborn Manasseh, which means forgetful. Kung tatagalugin natin,
kinapinakalimot ni Lord sa akin lahat ng mga problema ko. Gusto mo yun, Ka-Radiance? Kasi gusto ko yun. Biro mo sa mga sitwasyon na parang bigat na bigat ka na, there is this Almighty God rescuing you. There is this Almighty Father loving you. Good enough na makalimutan mo lahat ng mga problema. Sarap nun, di ba? And the second son named Ephraim, meaning fruitful. Okay, gusto mo ng biyaya, gusto mo ng mga pagpapala. Para ako si Kuya Willie dito, Willie Rebellion. Pero I'm not. Pero gusto mo maging blessed talaga ang buhay mo. Be in a right relationship with the Lord. His second son named Ephraim, meaning fruitful. God has made me fruitful in the land of my affliction. I'm telling you, Ka-Radiance, pag sinunod natin ang Panginoon, pag tumayo tayo sa righteous stand ng Lord, wow, si Lord na ang bahala sa atin. Sabihin mo nga, i-type mo dyan, si Lord na ang bahala sa akin. Sa mga comments nyo yan. Okay? God has made me fruitful in the land of my affliction. Anong problema mo ngayon? Pera? Anong problema mo ngayon? Karamdaman? Anong problema mo ngayon? Maghihiwalay na yung parents ko, ate. Anong problema mo ngayon? Wala na akong pang tuition fee, ate. Huwag kang bibigay, kapatid. God will make you and me fruitful in the land of our affliction. Ano yung dinadaanan mo? Bahala si Lord sa'yo. Bahala si Lord sa akin. Wow. And Ka-Radiance, as we end this exhortation, what can we really realize in the life of Joseph? Living a righteous life is living creatively for Jesus. Hindi boring ang Christian life, I'm telling you. Living a righteous life, standing to your faith, sharing your faith, being fruitful in your faith, is living creatively for Jesus. And a creative life is an exciting life. This is going to be a great weekend for you, Ka-Radiance. And not only for this weekend, for the days to come, dahil minamahal mo si Lord, binibigyan mo ng time si Lord, and Jesus Christ just is so much loving you from the top of your head to the soles of your feet. Mahal na mahal tayo ng Lord. And for as we end and as we go to our prayer items, we can end with this another reminder. Sa lahat ng, as we stand being in the righteous path or being in the righteous journey with the Lord or becoming righteous for Jesus, hindi natin kaya maging righteous on our own. Hindi natin kaya maging mabait on our own. Pero sabi sa Romans 3:23 and 24, for all have sinned and fall short of the glory of God, and all are justified freely by His grace through the redemption that came by Jesus Christ. Ka-Radiance, alam nyo ba, in verse 23, that is before the cross. Before the cross, we are all sinners. We are all falling short of the glory of God. Hindi tayo pwedeng manalo eh. Hindi nasa talunan tayo before the cross. Pero in verse 24, right after, hindi ka pa humihinga, verse 24, after the cross, we are justified by the grace of the Lord Jesus Christ. What is righteous, living a righteous life? It is being in the right standing with the Lord Jesus Christ. And that is being, receiving the grace of the Lord. Kamusta yung relationship mo kay Lord, kapatid? Kumusta yung relationship mo sa Diyos na nagligtas sa'yo? He is calling you to live a righteous life. Hindi aksidente na nanonood ka ngayon and you are thinking of the struggles that you have. Hindi aksidente. But the Lord is leading you to live a righteous life. Hindi mo kakayanin on your own. Kaya nga merong Jesus Christ na nag-i-invite sa'yo to surrender and to really open up your heart towards Him, because He can do exceedingly, abundantly over all that you can ask or think. Think about it, Ka-Radiance. And as we
as we go to our prayers, let me ask you, are you ready to live that kind of life? Ready ka ba? Kasi ready kami. Ready ako. And I'm excited for it. I'm expecting it. I'm hoping it. And I pray, ikaw rin. Kasi yung buhay mo, hindi lang hanggang dyan. Patataasin ni Lord, palalalimin ni Lord, pakukulayin pa ng bongga ni Lord. Kasi mahal ka niya. Mahal ka niya. And as we pray, I invite you to just be in a position. Siguro hanap ka dyan sa bahay niyo ng magandang pwesto. Upo ka sa isang satabi. O kaya if you're in a headset or something, i-prepare mo yung heart mo to really pray before the Lord. Don't just watch. Join us in prayer. As we pray, let's all pray muna for ourselves. Alam nyo yung sarili natin, ay mahal na mahal ng Lord, itong sarili na to. Turo mo yung yan, ganyan mo. Tama. Di ba? Ginaganyan mo, ganyanin mo yung sarili mo. Mahal ka ng Lord. Mahal na mahal ka ng Lord. Let us pray for yourself, for myself. Let us resolve to live and pursue a righteous life. Let's all pray. Lord, marami pong salamat, O God. We honor your name and we praise your name, O God. Panginoon, dinadalangin ko po, O Diyos, Ama, ang bawat isa sa amin, Lord God. Lord, siya, Panginoon God, na nananalangin at maging ako, Panginoon, Lord God. We are joining in our faith, O Lord. We are joining in our thoughts, in our hearts. Lord God, to really resolve, Lord God. Lord, to live a righteous life, Lord God, just like Joseph. Lord God, na Lord, you have called him, O God, to make a difference, to make a stronger faith, Lord God. Yun po ang ibinibida, Panginoon, ng kanyang buhay, O God. Lord, allow us, O God, that our lives, O God, will truly be more rooted in your word, O God. Lord, I pray for your move, Lord God. I pray, Lord, na lalo kang maging malaki, O God, sa aming mga buhay. Ikaw po, Diyos, ang magbigay, Lord God, ng kalakasan, Panginoon, sa aming mga buhay, O God. Lord, ikaw ang sentro ng buhay namin. You're our Lord and Savior, O God. Salamat, salamat, Panginoon. Father, I pray, Father God, for this brother, for this sister, O God. Lord, na, Lord, he or she is deciding to receive more from you. I pray, Panginoon, na ibuksan mo, O Diyos, ang puso at pag-iisip ng mga kapatid na ito, Lord God. Lord, allow us, O God, to really receive more from you, the fire of the Spirit, Lord God. Lord, lalo, Panginoon God, na magbigay, Lord, ng biyaya, O Lord, sa buhay namin, O Lord. We thank you, God, in the name of Jesus. Amen. Our second prayer is that let's all pray for the teachers of the word. Mga pastor natin, our senior pastor, our associate pastors, our board of trustees, our cell leaders, our LPAT leaders. Pag-pray natin yung mga yan. Pag-pray natin ang bawat isa sa atin. Ikaw din na nagtuturo na inyong ng salita ng Lord. Let's pray that our lives will become transparent. That we will have a protected heart. Yung puso natin, alam niyo po, breeding ground to ng banal na Espiritu Santo. Pero merong kaaway din na gusto maging breeding ground ng puso natin. Kaya lalo tating ipaingat sa Panginoon. Let's pray that our right mindset will be more solid. Ang pag-iisip natin ay lalong maging malinis. Pag-pray natin ang lahat ng mga pastor natin because they are our frontliners. They are the ones na nagbibigay ng spiritual encouragement. Actually, hindi lang spiritual and more than that. But they are frontliners of the heavenlies. Let's pray for them. Lord, marami pong salamat, O God, for all the teachers of the Word. Thank you, Father, for the pastors, O Lord God. Thank you, Lord God, for their lives, O Lord God. I pray, Panginoon, na patuloy mong iingatan ang puso. Ingatan mo po ang pag-iisip, Lord, ng mga pastor namin, O God. Lord, na sila po, O Diyos, ay lalong maging malalim sa kanilang relasyon sa inyo. I pray, Father, for all the cell pastors, O God. I pray, Lord, for
all the LPAT leaders, O God. Lord, yung mga kabataan namin na nagsishare ng inyong salita, yung mga nanay, tatay, mga ate namin, pang mga kuya namin, O God. Lord, na nagwo-work, Lord, sa mga ministeryo, Lord God, ng inyong salita. Lord, give us, O God, the strength. Give us, O God, the courage, Lord, to really stand up in our faith, Lord God. At lalo kami, Panginoon, Lord, na maging transparent ang buhay namin, Lord God. Lord, in Jesus' name, we renounce every secret sin, Lord God, in the name of Jesus. Lord, I pray, Panginoon, Lord, sa bawat isa sa amin na meron pang mga struggles, O God. Lord, kahit napakaganda ng commitment namin, but there are still struggles from within. We pray, Lord God, that you would be the one, Father, Lord God, to empower us, Lord, that spirit of freedom, O God, will be released, Lord God, sa bawat isa sa amin, that we will serve you freely, O God. Lord, no pretensions, O God, no hidden sins, O God, no closet sins, O God, in the name of Jesus. And we pray, Lord God, ng mga teachers ng inyong salita, Lord God, Lord, sa bawat pastor at manggagawa, Lord, ay lalo mong lukuban, Lord, ng banal na Espiritu Santo, na inyong banal na dugo, Panginoon, that we will live a life of a clean living, O God, a righteousness that is coming from you, Panginoon. Salamat po, Ama, pagpalain mo po, Diyos, ang mga pastor namin ito, Lord God. Salamat po, patuloy kang manguna at gumabay, O God, sa lahat ng mga pastor namin, Lord God, sa mga nagtuturo na inyong salita. Huwag kaming mapagod, Lord God, because you have said in your word, O God, we will not be weary, Father God. We will not be weary, Father, of the work. Because you are our greatest reward, O Lord. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. And our third prayer item for this morning is, let's pray for all the leaders of the nation. Let's all pray from our president down to the lowest rank ng gobyerno natin. In this season of pandemic, in this season of economic, sabihin na natin economic difficulty, maging Christ-centered lalo yung mga officials natin. Huwag silang gumawa ng mga desisyon based on emotions or mental reflexes. But let's pray for our government officials to become more Christ-centered. Now is the time for them, for every government official to live a clean life. Lord, we pray, Father God, for our president, Lord God. We pray, Father God, for all the government officials, Lord God. Panginoon, dalangin namin, O Diyos, Ama, Lord, ang gobyerno namin, Lord, ay patuloy mong lilinisin, patuloy mong, Lord, bibigyan ng biyaya, Ama. Lord, we pray for a Christ-centered life, Lord God, from among the government officials, Lord God. Panginoon, sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, Lord, we sanctify, O God, the whole government, Lord God. In Jesus' name, Lord God, let your mighty presence, O God, Lord, reign upon our country, Lord God. We pray, Father, we speak, Lord, your blessing and grace, Lord, to overflow in our country, Father God. We pray for our president that he will have, Lord God, the wisdom, the right relationship with you, Lord God. Surround him, Lord God, with godly advisors, O Lord God. Lord, surround him, Lord God, with wise leaders and advisors who have na merong takot at may respeto sa inyo, Panginoon. Dalangin ko po, Panginoon, sa aming presidente at sa lahat ng mga government officials na maging maayos, O Lord God, ang kanilang standing sa inyo, Ama. Lord, ikaw ang maghari, Lord, sa buhay, Lord, ng mga officials namin na ito, Panginoon. And Lord, we will continually declare, you are Lord. You are Lord. You are Lord over the country. In the name of Jesus, you are the one, Lord, reigning in our country, O God. Salamat po, Panginoon. Pagpalain mo po, Diyos, ang bansang Pilipinas sa pangalan ni Jesus. Amen. And as we move along, let's all even pray for our families, mga Canadians. This season of pandemic and in the difficulties around us, alam niyo po, ang pamilya natin, ang first line of defense. Huwag mong iiwan yung pamilya mo, kapatid. Huwag mong iiwanan yung mga kapamilya mo na hindi pa nakakakilala sa Lord. Huwag mong iiwanan yung pinsan mo, yung kapatid mo, yung ate mo. Huwag mo silang iiwan. Isama mo sila sa panalangin. At kung ang kapatid mo ay he or she is already a Christian, lalo kang maging biyaya sa kanya by becoming an encouragement for her. Let's pray for our families, our parents, every person in the family na magkaroon ng protection at spiritual growth
at lalong biyayaan ng Panginoon ang ating mga pamilya. Heavenly Father, we pray for our families, O Lord God. Thank you, Father God, that you have assigned us, Lord, to a very wonderful family, O God. Lord, we pray for our biological families, Lord. Panginoon, dalangin namin ang pag-iingat at biyaya mo sa mga pamilya namin ito. Lord God, sa aming mga magulang, sa aming mga kapatid, sa aming mga kamag-anak, dalangin ko po ang biyaya mo, Lord, na patuloy na dumaloy, O God, sa aming pamilya, Lord God. We even pray even for our spiritual families, Lord. Father God, yung mga LPAT groups namin, Panginoon, yung mga ministries namin, O God. Lord, dalangin po namin, O Diyos, sa patuloy mong empower, O God. Lord, bawat group, bawat family group that we belong, Father God, we declare, God, the radius, O God, of your blessing, Panginoon. Lord God, that you will be surrounded, Lord God, in our families, Lord God. Salamat po, Panginoon. Dalangin ko po, Panginoon, ang kapatid na ito, Panginoon God, merong nag-i-struggle, Father God, with his children, Lord, na nagkakaroon ng problema sa drug addiction. We pray right now in the name of Jesus that you would empower, Lord God, this parent to stand in his faith, in her faith, at talagang ilaban ang kanyang anak sa pananalangin. At ang anak na ito, Lord, will be released from the spirit of drug addiction in the name of Jesus. Salamat po, Panginoon. We pray, Lord God, Lord, maging sa mga pamilya na may mga karamdaman ng kanilang mga kamag-anak o kapamilya, Panginoon. Lord, we release healing. We release your financial move, Lord God. We release, O God, your touch, Lord God, upon this person, O God, this people na nangangailangan ng kagalingan, O God. Salamat po. Pagpalain mo po, O Diyos, sa mga aming mga pamilya. Our families are blessed, O God. Our families, O Lord God, are under the blood of Jesus. And our families, O Lord God, will be protected, O God, because of you, Lord Jesus. Salamat po sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. And for the last, as we come to an end in our prayer journey or prayer works for this morning, let us pray for the least people. These people who are sometimes emotionally weak, financially weak, yung mga weaklings. Minsan yung mga na-overlook natin tong mga to eh. Yung mga kaibigan natin, mga kapamilya natin, mga ka-church natin, kaklase, kung saan man tayo na belong na barkada. Minsan, meron tayong kakilala na nangangailangan ng tapik mo, nangangailangan ng biyaya mo, nangangailangan ng libre mo. Minsan ba, kailangan nilang i-treat mo sila. Nangangailangan ng encouragement. Allow the Holy Spirit to remind you of a certain person who needs an encouragement. And pray, not just pray, but to minister to that person. To minister to that person. And I'm giving you a second to just be in silence as we think of that person, as the Lord gives you that person. Yes, Lord. Father, we are so grateful even for this opportunity to become a blessing sa isang tao na nangangailangan na encouragement mo. I pray for this person that you are impressing to us, Lord God. Impressing to each of us. Pagpalain mo po, O Diyos, ang bawat isa sa amin na magkakaroon ng direction from you as to how to bless this person, O Lord God. We pray, Lord, for every person who needs an encouragement. Right now, let the Spirit of God, the Spirit of healing, love, and favor be upon this person. And Lord, Ikaw po, O Diyos, ang patuloy, Lord, na kumilos at manguna sa aming buhay. Salamat po. Caridians, sa lahat ng mga panalangin na to, we will offer all these prayers in the name of the Lord Jesus Christ.
At kung meron ka pang gustong ipanalangin, meron ka pang gustong idulog sa panalangin, I invite you, even after this online ministry, kahit i-turn off mo ng konti, and just think about the goodness of God. Think about His grace. Think about His love. And let the love of Jesus be upon you. Let the love of the Lord be upon you. Lord, we offer all these prayers to you. Be glorified, be glorified, be glorified. Salamat po. In the name of Jesus. Marami pong salamat. And have a wonderful weekend.